Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Asper Amoy. Sa araw ito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrities ang ating makakakwentuhan. Ang hindi ko lang po masisigurado sa inyo kung paano po tatakbo ang aming kwentuhan. Kaya ngayon pa lang po mga kaibigan, humihingi na po ako ng paumanhin sa inyo. Pasensya na po kayo, kayo na po ang bahalang humusga. Mga kaibigan, it is actually my honor and privilege dahil for the very first time, nabuo ko po ang The Hitmakers together with the one and only concert queen, Pops Fernandez, Angie Alejandro, and of course, Manoy Sumida, Marco Sison, and Ray Valera. Yeah. Kumusta na kayo lahat, Hitmakers? Ayos na, ayos naman. Buhay pa, buhay! Malakas pa, malakas. Alam niyo mga kaibigan, hindi po kami makapagsimusimula dahil sabi ko nga sa inyo, kulang ko lang i-intro. Apat na si Raulo ang aking makakakwentuhan ngayon. Totoo po yan mga kaibigan. So, buti apat lang ang sinabi ni Tita Asper. Apat lang. Malapit na. Seriously now. Paano nabuo ang Hitmakers? Ang sinasagot. Yan. Ako na. Sige. Nag-umpisa yan, 2000, pati sila Haji and Rico muna, silang dalawa. Year 2000. Hanggang mga 2002, sumali naman si Ray. Kailangan kasi, mahina yung dalawa eh. Okay. Kailangan. Sinama na, di ba? Dinagdagan si Ray. Kung nagdag ba si Ray, mas bumongga. So in other words, si walang tiwala the late Rico J. Puno kay Haji. Kaya nagdagdag pa ng isa. Okay, Ray. Victor Rosario, tinanong kasi ako, gusto mo bang makasama si Victor Wood at si Anthony Castello? Ano sabi mo? Sabi ko, patay mo na lang kaya ako. Ang hirap kasama nung mga yun. So sabi niya, after a week, tinawagan ako ulit si Rico at si Haji. Ah, sige, mukha yung dalawang yun. Sama ako, mga idol ko yun eh. Idea ni Rico yun, sama natin si Ray para sumikat ulit. So nakatulong. Nakatulong yung Hitmakers. So 1 year silang tatlo, eh mahina pa rin. Kaya sinama kami para baka kalahin. Lumakas. Dapat anim. Okay. Si Rick Segreto representing the 80s. Okay. Nawala na si Rick Segreto. Okay. Ngayon, sabi nga ni Haji, total, meron namang hit si Rico J sa 80s at saka affordable naman si Rico sa yung pinakamura. Budget. Oo, sa budget. Yun, di ba, pare? Yun. Kaya naging lima lang tuloy kami. Yeah. Bihira mag-memorize ng kanta si Rico J eh. Kasi according to him, konting budget, konting memorize. Alam nyo, pasalamat kayo, wala na si Rico J. Oo, parang diba? You're taking advantage. Paano kung mamaya? Magparamdam. Hindi yun ang kinatatakot ko kasi ako, to be honest ha, nung mawala si Rico J, dumoble yung booking ko eh. Dumami, no? Kaya inisip ko, pag nawala pa itong tatlo, ako baka hindi na ako makaugada. Dami. Okay. Oh, ano ba? Paano napasok si Marco sa grupo? Kami dalawa, sabay kami. Ah, sabay ba kayo? Okay. Nagsishow kami ni... Wala kasing nangyayas sa kanilang dalawa. Inuwas sila, nakita sila sa mga beer garden. Nagsishow. So, wala lang sila nagsishow. Oh. Yes, yeah, so, ano kami, may show sa Music Museum. Mm-hmm. 3 days Valentine shows. Okay. Mm-hmm. Tapos, andun si, siyempre, si Boss Vic nandun. Sabi niya, punin na namin kayo. So, naging lima. And that year, nagka-show tayo sa Araneta. Twice pa. So, nag-repeat tayo. Doon na umpisa talaga. Guest namin noon si Sarah Heronimo. Sarah. Iba-iba. Bata pa siya noon, nag-umpisa pa lang. Nag-umpisa pa lang si Sarah. Naka-duet ni Nonoy. Si Sarah. Bata pa noon, 15 lang ata siya. So, sino bang kasama pa natin? That's si Ginuet yun. Oo nga. Bakit hindi sa iba? May tigi-tigisa tayo ng ka-duet noon. Sino ka-duet yun? Ako ang ka-duet ko, anak ko, si Marco Salvador. Kayo? Hindi yan. Hindi na maalala kung kailan. Ayan na. Yan ang problem. Senior. Dito na yung mga senior moments. Kasi tinanong, sino kaya pwedeng makaduit ni Sarah? Okay. So sabi namin, Sinunoy na. Tita Asra, ang tanong ko sa kanila parati, buti walang nagkakapikunan. I was about to ask that, Pipay. O nga, was there a time na nagkakapikunan kayo?
Then, siyempre, nung bago-bago pala kami magkakasama, pakiramdaman yun eh. Kasi sabi nga ni Nona, kami dalawa ni Rico noon, talagang wala na eh. Walang awat, walang preno, laitan eh. No. Diba? Laglagan talaga. No. Kasi sabi ko nga, diba, sa magkakaibigan, hindi naman nagpupurihan ng magkaibigan eh. Totoo. Talagang lalaiting ka ng kaibigan mo, lalo na pagtatanga-tanga ka. Hindi ako talaga, hindi ako masyadong, ano, dahil si Haji Balita kasi, ano siya, yung ano? Masungit. Oh. Okay. So, nakiramdaman muna ako, mga ilang taon, you know. Yung pala, masungit nga talaga. Alam ko na maiyangat mo. Pagod na lata. Hoy! Actually, mga kaibigan, nakalimutan ko yung intro. They are all music icons. Pag sinabi ng music icon, karespe-respeto, diba? Totoo yun. Kasama ka na dun, Pipay, ah, kahit ikaw pinakabata sa grupo. Mga ano yun, not less than 40 years as a soloist. Oh, yes. And not less than 5 hits. You know what I mean? Ano yun? Talaga, may ganun. Lumagpas kayo lahat. Kasi lahat tayo, more than 5 years. Yeah, lumagpas kayo lahat. At more than 40 years. Si Ray, 65 years na ito eh. Kaya, hindi naman nag-iibig pa yung mukha eh. Ako diba? Lang. Ganun pa rin. Yung sinasabi niyong paggalang na yun, ako mas gusto kong binabastos ako. Sa bagay. Eyeliner ko lang. Hindi rin nagbago yung tsura ni Ray mula nung bata hanggang ngayon yung Ray. Laging pinupure, no? Ano ba ang sikreto mo talaga, parin Ray? Nung bata ako, mukha na akong matanda. Tumanda din yung bata masyado. Na-maintain mo lang talaga hanggang ngayon, no? Consistent. Mm-hmm. Pag wala nga ako naririnig na ano kabastusan, parang okay ba kayo? Okay kayo today? Paano mo sila na-stand? Masaya sila kasama. I mean, what you see is really what you get. Masaya. Maski na nung nagtutour kami sa Amerika, nasa bus kami mag-aaral ng kanta. Walang serious. Kunyari, magre-rehearse kami. Wala namang napupuntahan yung rehearsal. Pero sobrang saya. And yun na nga, they laugh a lot. They pick on each other. Pero pagdating sa stage, serious performance and very professional talaga. Pero ang napansin ko, kasi I was able to watch them last year. This was the last 3 years lang, di ba, sa Research World. Ang parang sumalo sa mga ginagawa ni Rico sa kaberdehan at kabastusan, more si Ray eh. O siya talaga. More si Ray, diba? Siya ang in-assign namin. Mas gusto niya. Parang mas bagay. Dala ng pangailangan. At saka, ano yung, pero this time around naman, kaya kasama namin si Rops. Dahil talagang 20 years na kami eh. Parang anniversary to. Mm-hmm. Tapos, siyempre, sino pa ba yung sasama mo sa grupo, di ba? E di si Pops din. Parang nakagamayan na namin siya. O oh, wala lang kayong choice. Sorry naman. Ang dami ng choices. O, di ba? Ang dami ng choices talaga. Kasi over the years, di ba, halos lahat na ng ano eh. Na-guess mga natin. Mga named artist na babae, naka-guess na namin talaga. Pero after Pops, ayaw na namin mag-guess ng iba. No! Narinig niyo yan, ha? Nare-record ko to, ha? Actually, sabi ko, naya naman ako, you should celebrate and then you choose your guests talaga. Pero na-touch naman ako dahil feeling ko wala silang choice. Ako rin talaga. Ay, in fairness, ha? In fairness, ang ganda-ganda ng show. I think yung audience, lalo na sa age ko, sobrang mag-i-enjoy. At saka yung laglagan nyo, I mean, kasi yun ang kasi pag seryoso yung makanta nyo, tapos pinapasukan nyo ng mga kalokohan, yun ang nagdadala eh, yun ang bumabalans eh. Lalo na kaya ito. Nag-i-enjoy ng gusto yung audience. Tapos kakanta pa si Nonoy, ang bagal-bagal po ito. Bagal pang maglakad. Yung mga kanta yun eh. Napabalansi nga naman sa jokes. During your press ko, nasabi nyo na yung pinaka ano sa samahan nyo is pag may nalilate. Dati ito was Rico J. Diba? Ngayon, nawala na si kung meron mang cause ng delay or pagiging late. Ng samaan ng loob because of that, may nalilate. You know? Okay. So yung nagiging simula. Oh, doon. Nang parang samaan ba ng loob? Inisan. Nagkakainisan. Nagkakainisan. Okay. Dahil parang ang tanda-tanda na namin, hindi pa kami professional. Parang gano'ng feeling mo. Dapat may natutunan ka na sa buhay. Pero gano'n talaga eh. So, nag-a-adjust na lang. Sino ang nahuhuli? Sino ang madalas mo? Eh, sino ba? Eh, the late Rico J. Puno.
Hindi, wala lang nga si Rico J. Ay, ngayon. O, yung ngayon. Wala yata. Wala naman. Wala. So, in other words, ayon yung mali. Oh, ayon namin masabihan ng delay. Marco, doon sa mga ibang events namin, hindi pa dumarating yung caterer. Nandun na siya. Oo, una sa pagkain. Akala niya merong may price. Ang agalagin ni Marco. Kanina nag-rears kami. Sabi niya, oy, nauna ako ha. Wala bang price? Hindi, si Haji naman, naiintindihan namin siya nagagaling pa siya sa isang matrapik na lugar. Layo. Hina pa eh. Kaya, naiintindihan namin, binibigyan namin siya ng konti pang leeway, allowance. Ilang minutes? Mga isang oras, gano'n. 30 minutes. Oh, haba, no? Grabe yun. Si Nonoy, laging maaga yan, di ba? Medyo late lang ng konti. Mabagal mag- Hindi, mabagal. Talaga siya. Inaapi ka parati. Okay lang. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Kahit anong sabihin mo, hindi talaga kong makakatakbo. Lakad lang talaga. Lahat kayo, like what I said, are music icons individually. As solo performers na kasama lang dun sa hitmakers, paano nyo dinidivide yung time nyo? Let's say, tumanggap, may tanggap ka, tapos meron offer as hitmaker. So, paano nyo na mamanage yung time nyo or schedule nyo? Hmm. Nag-aalaman muna kami ng schedule. Mahirap talaga yan. Especially, so, kailangan long term, especially kung biyahe. US, tour. Ganun. Months before, nag-aalaman na ako. Who's available lang ganitong buwan na lang pinag-uusapan. Because otherwise, mahirap talaga. Lalo na ngayon, itong papalapit ang Christmas. Siyempre, ang daming entertainment pick yan eh. Ang hirap pagsamasamain talaga. That's why maganda na itong December 1st talaga, as early as December 1st, magsasama-sama na kami for this concert. Because definitely, ang papalapit ang Pasko, naku, may kanya-kanyang racket yan. Wala na yun. Sure. Wala bang plano ang DSL and of course sa Dream Wings na dalhin ito sa bigger venue like Araneta or MOA Arena? Why not, di ba? Anything is possible. So let's see. So far, even sa America namin, we're very grateful that the reception is very, very good. And that's why we brought it here sa Manila. Our last two shows also did very well. Very grateful and thankful, of course, sa lahat ng mga nanood. That's why they're celebrating their 20th again this year. Wow, congratulations. And of course, will there be a repeat after December 1? The US na. Hopefully. Anibisaryo, pwedeng i-celebrate siya ng year long eh. Yung pa rin yung 20th pa rin yun eh. Di ba? Yeah. Yes. Yeah. Right. Yung ano eh. So it could be in form of a concert tour, maybe abroad, or maybe even here. Kasi hindi pa namin nadala to sa mga big cities na iba. I think it has to be announced that this is a totally different show from the last show that we did. Yes. How different? Kasi akala nila it's the same. Sa repertoire? Repertoire. And production again, numbers. This is really their 20th celebration together. Ayan. What do we expect? Anong dapat expect ng audience? A surprise guest. Di ba? Hindi natin sasabihin. Hindi po si Pops yun. Surprise. So apart from Pops, meron kayong surprise guest? Na umuo ka na. Okay. Hindi ko alam. Na-surprise ako doon. Na-surprise. Basta may mga surprise sa silang numbers na first time lang nila mapapanood. Well, yeah. Kasi madami rin. Ano yung paa niya? Ano? Napakita doon. Ang pinakita. In terms of production numbers, marami kaming bago na dito lang namin first time kakatama sa concert na ito. Kasi yun nga, yung mga hit songs namin, given na yun eh. Definitely. Hindi pwedeng mawala yun. Pwedeng magagalit sila. So, nandun na yun. Pero ang maiiba, syempre yung mga production numbers together. Gumawa na. Marami. Ito, pinakamarami yata. Gumawa na ito ng kanta, dalawa. Diba? Yes! Especially, specifically just for this show. For this show. Ano yung title dito? Title, ano? Jamming yung isa. Jamming parang katuwaan. Yung namang isa, ano, ang dahilan. Ang istorya, no, ang dahilan naman, wala kami dito kung wala sila. Thanksgiving. Kayo yung dahilan. Masasalamat. Talaga napaka, bagay na bagay for nakakaiyak 20 years together, yung ang dahilan. Pero mo, 20 years na kami, Aster, ha? Nagkakasawaan na yung mukha, eh. Pero, bakit tayo nagsama-sama? Ang dahilan? Anong dahilan? Dahil sa dalang pangailangan. Akala ko naman, your love for each other. O
hindi ko pa narinig yun. Of course, yun ang pinaka-reason. Yes. It's na their way samahan. Of saying they love each other. Ako na sumagot. Pero, was there a time na kahit paano nagkakasamaan kayo ng loob? Siguro, isa. O, pero hindi sa lahat. Siguro. Si Ray lang. Si, hindi, bakit siya tinuturo mo? Lahat, actually, lahat meron kami. Okay. Pero after that, wala na ulit. Paano yung naayos? Tinitish na lang. Tiisan. Tiisan lang. Kung mag-asawa, tiisan, gano'n. Mag-asama, kaibigan. Kasi mawawala rin eh. Okay na ulit, after a while. Ako, honestly, wala naman akong kinasamaan ng loob sa kanila. Rin kayo? After. Siyempre, nung years before, nung nag-umpisa kami, pare-pareho. Siyempre, mayroong tinatawag na competition. Nung nagkasama-sama kami, nagkaroon ng tinatawag na calling. Ibig sabihin, nagpunta ka sa tawag ng tanghalan, pakikita mo, puro bata. Pag nakita mo dumating si Rico Puno, tontuwa ka na. Parang ganon. May ganon. Kasi meron ka ng parang may kasama ka na, may kakampi ka na. Siya yung kakilala mo eh. Siya yung ka-time, ka-contemporary mo eh. Mm-hmm. So, calling na ang naging touring. Mm-hmm. Then, itong ang sasabi natin, umabot kami sa 20 years, maituturing ko na silang kaibigan. Hindi maituturing, matuturing. Ba? Matuturing. Oh, may tuturing. Oh, may tuturing. Careful. Oh, okay, careful. Ayun ni Ate Lodes. Yeah, Ate Lodes. May tuturing mo na silang, yun na, kaibigan, in a way na pwede mong i-share yung sabihin natin weaknesses mo, mga time na nabubwisit ka, nasasabi mo natin. Kahit paano, di ba? You're open so, with each other. In a way. Sa 20 years namin, marami kaming nakitang ano, kanya-kanyang storya, kanya-kanyang heartbreaks, kanya-kanyang love story. Hindi, ako, ang dami ko na-witness, ang dami ko rin na-experience. Ganun ba? Dumadaan lang siya, ganun. So, syempre kami, like I said, adult na kami, naiintindihan namin yung mga ganung pangyayari sa isang sa buhay ng isang tao, di ba? So yun, napapagdaanan namin. Pero na-witness ko yun, na-witness nila, kung ano nangyari sa akin, kung ano nangyari sa kanya. Nalagot ka. Pakiulit. So we really understand each other. Naintindihan na namin kung ano dinadanas niya. Nadamay pa. Yung pinagdadaanan pala si Pa. Naintindihan na. Na hindi alam ng lahat. Okay, lahat kayong lima, meron kayong particular song na talagang masasabi natin special sa inyo. Although marami na kayong hits na na-deliver, pero there is one particular song na sobrang malapit sa inyong puso. Noy. Never Say Goodbye, yun talaga. Yun talaga. Never Parang since. Signature hit mo na rin yun, Pipay. Ako, I rarely sing it, but I think it's Little Star. Cute niyan. Little Star. I love that song. I rarely sing it. Yes, yes. Pero dapat, once in a while. Ang ganda ng song, tsaka pati yung message. I like that song also. Breakout song ko, siyempre, Make Believe, kasi doon ako nakapasok. Yeah. Oh. Pero some other song, siyempre, yung My Love Will See You Through, dahil pampahaba naman. Yes, oo. Pero so, parang yung My Love, ang mas kumita ng gusto. Oh, mas kumita. Oh, mas naiba na yung level niya. Right, right. Dati love song siya, ngayon parang kanta na siya sa patay, gano'n. For all occasions. Naiba yung level. Level up. Niisip ka niya. Una ko kasi yung Tag-araw Tag-ulan. Yes. Yan. Yun ay yung kasi nag-introduce sa akin sa audience, sa Filipino audience. And then later on, siguro I would say yung Nakapagtataka. Which was remade by your daughter. Oo, yun. Diba? Dalawang beses kumita yun. Oo. Dalawa lang naman hit ni Haji, yung sa kinantaraan. Si Ray Valera. Yung dati-dati, malayo pa umaga. Dahil, yun. Ano yun eh, medyo rebelde yung kantang yun. Kasali ko doon ha, kasali ko doon. At saka nakalugmo ka sa hirap eh. Nag-umpisa ako na parang, you know, patay gutom, ganun. Hampas lupa. Mm-hmm. Yan ngayon, mayaman ako. Di, siyempre, hindi na yan. Sabi ko, hindi na yan yung piso ko. Pero may manoksin yung napag-ip to kasi nyo kanina yung nagbabago yung lyrics. Yeah, bigyan ko kayo na example. Pero, okay. Ano na naman eh. Yung walang kapalit, kukwento ko na. Okay. Yung kantang yon ano po yun eh. Ginawa ko para kay, ano, kay Ike Lozada. Yun, correct. Sabi niya, ando ka doon. Oo, ando ako. Sabi niya, Ray, gawa ka naman ng kanta para sumabakla.
kasi wala pa namang gay na salita nung araw. Bakla si Ay Closada? Tapos, siyempre, hindi naman ako ngayon. Pero hindi ko nung masabing tahasan para sa mga bading yun. So, ginawa ko na lang ng kantang Walang Kapalit, yung lyrics na yun. So, sa umpisa, pag narinig mo yung kantang yun, mapagkakamala mo siyang parang... Double meaning? Yung nagsinisiksik mo yung sarili mo kahit di ka naman mahal. Ah, okay. Kapag habang tumatanda ka, maisip mo na parang bang, nagma-mind games lang yan, nagpapaawa. Pag naman mas matanda ka pa, magmumukha na yan parang unconditional love. Yun. Na talagang kahit ginagamit nga rin sa simbahan minsan para lang ipaalam na ang pare may sabi sa akin ito na ang Diyos daw ay hindi humihingi ng kapatid sa binibigay niya sa akin. Nag-iiba talaga yung meaning. Nag-iiba meaning. Mm-hmm. Same song, ha? Uh-huh. Nag-iiba-iba meaning, yes, depende, yes, sa kung sino uh-huh nakakaalim. Right. A little background siguro, how you started. So, lalo na ito si Hajj kasi na, oh, first time ito na mapapanood sa TikTok. Professionally, nag-umpisa ako talaga, na-recruit ako dun sa circus band. Yes, oo. Kasama ko sina Basil Valdez, Jackie Magno, Pat Castillo, Pops Daddy Bas, Jackie Magno. Halos lahat kami nag-solo. Nagkaroon ng mga hit songs, no? But I was the first one to break away from that group, to turn solo. At nung mag-decide ako magsusolo na ako, ang unang-una nilapitan ko was Willie Cruz. The late Willie Cruz. Oo, naging malapit na kaibigan ko si Willie. Yun nga, si Willie gave me my first single, Tagaraw Tagulan, Flipsided by Panak Butas. Those two songs, sabay nag-hit yun on the same year na yung isa pinatutugtog ng mga AM, isa naman pinatutugtog ng FM, masosi ng konti. So dalawa kagad yung napaka-swerte, napaka-blessed ng my first single. Usually kasi side A lang ang career, di ba? Halos tapon yung side B. In this case, back-to-back hit siya talaga. And that paved the way for sunod-sunod na album. Kumisa kasi habang bata kami na noon, pag meron kang string of hit songs, talagang mahina yung dalawang album sa isang year na nagre-release kayo. At doon sa album ngayon, usually, ang pinatutugtog lang sa radyo, isa lang. May career single lang talaga. So album cut lang yung iba. Nakakapanginayan kasi marami talaga mga paborito ka rin sa album na yun eh. Anyway, doon ako, ganun ako nag-umpisa. And then yun, marami mga highlights. Nasama ako, first time ako sumali sa festival. Song Festival, yung Kay Ganda Nating Musika. Ryan Cayabyab. With Ryan, naging kaibigan ko si Ryan. Pinakilala sa akin ni Willie Cruz, si Ryan. Sabi ni Willie, ito talaga, sinulat ni Ryan only with you in mind. Kung hindi ikaw ang kakanta nito, siya na lang mismo ang kakanta nito. Sabi ko, sayang naman. Kung siya ang kakanta. I'm delayed ang ating reaction. Nagustuhan ko, first ano talagang, pang festival kasi, Buena Mano yun, na Metro Pop eh. 2000. Ibiro mo mga kasabayan, mga songs na anak. 2000. Ang mga kasabayan, ng mga kanta, ang dami. In that album, first album ng Metro Pop, puro mga hit songs talaga, and notably, yung anak talaga, ang pinakamalaking binenta talaga roon, internationally. Pero ang Kay Ganda ng Ating Musika, ang naging grand prize winner. Yes. Tapos, because of that, pinadala kami ni Ryan, nirepresent namin ng Pilipinas, sa first International Soul Song Festival. And for the first time, kinanta namin talaga, as is, in Tagalog. Sa international competition, nanalo rin tayo ng grand prize. Wow. First time. Mm-hmm. So yun ang background ng kanayon. Yun doon sa ganun ako din dresses, I would say history na. Pero tuloy. Hindi naman siya talaga sumikat sa kanta. Yung ang gwapo ni Ate noon eh. Gwapo. Kung naman ganun, doon naman sa ganun. Sumikat yan sa yung kilabot, di ba? Ah, kilabot. Kilabot ng mga kulyala. Siya, di ba? Kilabot to ng ano? Bakit ka tinaguri ang kilabot ng kulyala? Dahil nga, dahil sa kwentong yan. Pinadal nung kumakanta raw ako sa mga... Edit nyo na kung ano, ha? Pero ano? Bakit? Ano ba? Edit nyo ba? Sige. Diretso mo na. Hindi, kung ano sasabihin. Dinabato siya ng mga pati nung mga kulyala sa eskwela. Totoo ba yun? Yan nga niyo maniwala. Maniwala. Ang lalaki ng panty nung araw. Imagine mo, siya lang makita sa mukha ko dito mga kayo na. Mahirap yun. Mahirap yun. Baka hindi nila maalala kung ano yung panty nung araw.
Yung pati ng araw, kailangan mo yung pati para makita yung puwet. Ngayon, ngayon, kailangan mo yung puwet para makita yung pati. Song, ang tawag. Song. Ano ba? O, yun yun. Kaya hindi ako naniniwala. So, tinahagisan siya ng panty dahil guwapo siya. So ngayon ba, ano pa rin kilabot? Ano na siya ngayon? Kilabot pa rin ba ng Kuliala? Ang mga ina. Akala ko nga eh, kilabot ng mga lola eh. Kaka ba? Sobra naman, tita. Lola, mga lola na rin tayo. Nalalapit na, nalalapit. Hanggap ko na eh, another few years baka hindi na kilabot. Hindi. Baka kulubot. Alam mo, hanggang ngayon. Pag sa airport, hindi ako sumasabay dito kay Marco at kay Hachi. Bakit? Tapos sabihin, ay si Marco ang guwapo. Ay, si Hachi, kilabot. Kilabot, si Noli, debonair pa rin. Pagdating kay Paris sa ring, I like your songs. I like your songs. Guwapo, I like your songs. Hindi ako pala si Ray Panera. Hindi ako. Pero pag napapansin nyo si Ray, siyang pinakamaraming hit sa amin. Di ba? Oh yeah, 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 yeah. Bakit? Bakit? Yung mga songs niya, alam niyo yung sikreto, bakit? Bakit? Kinocompose na yun sa pinakatahimik na lugar eh. At ano yun? Sa sementeryo. Sementeryo. Di ba totoo yun, Ray? Oo. Oh. Pumupunta ka ng sementeryo. Parang kompose. Kapitbahay nila sementeryo. Ang ganda. Ilikod lang nila ang sementeryo. Sa ngayon, sa tagal lang doon siya nagko-compose, sa tagal, nag-adjust yung mukha niya sa environment. Kaya parang natutulog lang. Aba! Wala! Wala! Maroon lang. Pero si paring Haji, may kwento yan eh. Pag napakinggan mo yung mga kanta ni Ray sa gabi. Possess ngayon to. Possess. Ito naman yun eh. Ako pinakikinggan ko si Pa. Yung ano, madadala ka naman talaga sa mga kanta ni Ray. Ako naka-headset pa ako ngayon. Dimium ko yung mga lights. Para akong hinahatid sa huling hantong. Ayoko na pag... Ayun. Kasi kay Ray, kasi noted naman talaga siya sa pagiging songwriter, composer. Oo. Have you ever tried writing composing songs? Oh, I wrote actually a whole album of puro lyrics lang, hindi ako melody. Walang music. Doon sa album na yun, siguro mga 10 kanta, no? Ang nag... Wala-walang nag-hit. Wala-walang nakilala ng isa. Wala. Sabi ko sa sarili ko, kumanta ka na lang. Tama na yun. Pag-iisip pa sa ano. Pag-iisip pa. Kung may hit, naalala mo lang eh. Hindi mo na tinuloy. Hindi na. Malaki kalokohan niya. Bago niya lang. Sinubukan ko at least. Ikaw, Noy. Pareho rin, sinubukan ko rin. Pero wala rin nangyari. Hanggang isa lang talaga ako. Ano yun? Kung anong maalala. Matagal na yun. Sa sobrang galing. College pa ako nun eh. Ikaw ba, Pipay, have you tried writing songs? This last song, I was partly a writer. You always love. Ah, talaga? After how many years? Hindi ako confident kasi. Oh. First of all, I'm not really very vocal about my feelings. Mm. So, it takes a while for me to be... Oo nga, ba't nga ba gano'n? Ito na! Kasi pati ako in denial ako sa sarili ko na yun pala yung nararamdaman ko, di ba? So, ang hirap ko. Alin. Kung ano man yung nararamdaman ko, in denial ako. So, hurt ako, in denial ako. I'll pretend I'm not hurt. So, ang hirap naman gumawa ng kanta na in denial ka. Hindi kasi ako naman, kaya ako nagtatanong. Nagbabase ako ng mga kanta ko sa kwento ng ibang tao. Sa story. Sa paano, ano yung magiging kanta mo for in denial. Kaya nga pinakinga ko, ano ba talaga na naman ni Pops? Ano sa palagay mo? Di ba sa mong in denial, di ba? Anong kanta? Nagpapanggap. Nagpapanggap. Mas may artistic pang salita. Ano? Pag-iisipan natin, mayan yan. Tapos, hindi, iniisip niya yung mas magandang ano sa title. One word siguro, ano? One word. Pero maganda yung... Anyway, Marco, I know you're writing songs. Na yan. Have a new song. Ako ang nag-compose na. Diba? It's called Sabik na Puso. Kakantayin mo yan sa show natin, ba? Ayun ba yung kakantahin mo? Oo. Kakantayin niya. Sabik. I wrote bakit that song. Bakit yan na naging titulo? Hanggang ngayon ba, sabik ka pa rin? Yes! Yeah. Kasi actually, ano yun eh. Awitin yung tungkol sa manok.
Kasi sabik sa manok. Yung inspirasyon niya eh. Manok pala yung tawag niyo kay Nonoy. The slowest balladeer. The slowest balladeer. Mm. Kay Haji. Kilabot ano? Ng mga ina. Ng mga kulayaan. Ng mga ina ng mga kulayaan. Si Marco naman, iba ang tawag namin sa kanya. Dati, ano yan eh, the man for all season, di ba? Ngayon. Hindi na ngayon. Dahil, the cock. Tawag sa kanya. The cock season. Nag-aalaga ng mga manok. Mahilig sa manok eh. And of course, si Ray. Si Ray, Ray V. V as in valot. Kasi kahit saan restaurant kami pumunta, pagdating, pagbalik namin sa van, bam, may balot siya. Tatawa na namin. Yung pala, pagdating ng mga madaling araw, gutom na kami lahat, kumakato kami sa kwarto niya, Ray, meron pa bang pansit siya? Pag malamig, paano pampainit? Paano? Sabi ko, paano mini. Nanganganak over the years eh. Yung mga joke namin, siya nagbabato noon. Yung binitawang kanilang tungkol sa panty, whatever. Mm. Galing kay Haji lahat yun, hindi niya nadi-deliver. Sa amin binibigay. Boy next door ako eh. Si ko po, no? Kabasusan? Nagagaling kay Haji yung mga joke na yun. Tapos, ang napapasama si Rico Puno, pero siya yung natutuwa dahil siya yung gumawa ng joke na yun. Maraming ganun. May mga time na, pare maganda yan ah, ganun. Gamitin ko, ganun. O kaya minsan, pagtatawa na namin yung isang sitwasyon, usually yung joke na yun, ganun. Current events, di ba? Usually, current events. Binabagay namin doon sa lugar, at saka doon sa nangyayari doon sa lugar na yun. Di ba? Saka yung nangyayari ngayon. Di ba, may sikat na bilihan ng meron tayong ginawa nun eh. Produkto? Yung bilihan ng parang mga sex toys. Oo. Nalaman natin, sikat na sikat. Mm. So, tinanong namin si Nonoy, galing ka raw doon sa gano'n. Meron gano'n eh. Meron kami gano'n. Alam ka nung lahat yun. Di baterya. Sabi namin ba, yung ginagamit ng baterya ba dyan sa pamo? Yun din ang ginagamit sa... So, marami mga ganun. Mm. Ano namin. Kumisa, nasa Indian Reservation kami. Kasino, di ba? May bakanting sa harap, di ba? Yan dapat yung mga may-ari niyan ng mga nitong Indian Reservation ng nakarang puriyan eh. Kaya lang in-Indian tayo. Ganun. Lang namin kung ano yung nakikita namin. Tapos mag-uusapan namin. Pag nagtawa na kami, ano na yun? Yun na yun. Sali na yun. Kasali na. Nasaglay din. Pwede na namin ulit. Binitaan yung joke. Minsan merong joke na depende sa audience. Merong joke na mataas ang level. Masyadong lampas sa ulo. Pero, merong slapstick. Kailangan dadagdagan mo ng mukha o dadagdagan mo ng action para mag-get. Ganun ba? Meron namang mga audience na konting pitik mo ganyan, naiintindihan ka agad yung malayo yung pinanggalingan. May mga ganong klaseng pagkakataon. Pipay, bakit mo pinasok itong producing concert? I didn't think magpo-produce ako because I was happily doing what I do, no? Singing, performing. Pero siguro na naingganyo rin ako dahil it is exactly what I saw my mom do, no? So, nag-umpisa kay Mama, tapos nag-try ako once, it was successful. Sabi ko, kaya ko pala. So, nainganyo na ako. So, tuloy-tuloy na? Yeah, so from small shows, I kept doing small shows hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Tapos, I enjoy it also. Iba naman siya, behind the scenes and creating something new, putting a new show together. I'm still getting to work with a lot of course, wonderful, talented artists. I always say na tuwing nakakatrabaho ko iba't ibang artists, madami rin ako kasing natututunan. May natututunan ka dito sa apat? Kalokohan, kabastusan, na madami, syempre. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang personalities, kanya-kanyang professionalism. I observe a lot, so I learn. Of course, it brings me joy also pag alam ko nakakatulong rin ako sa mga, sa amin. Sa mga nangangailangan. Kasi atin na rin ako. Thank you. So, it's our world. So, tayo-tayo rin naman yung magtutulungan, di ba?
So, lalong-lalo na madami na rin akong nakatrabaho. Napakadaling katrabaho. Ang sarap ulit-ulitin ulit, di ba? Kaya mo sila inulit? Oo. At saka madami. Ngayon ako natututo ng mga green jokes. So, baka sa susunod. Marami pa kayo tuturo sa'yo. So, it's fun. It's fun. No, you came from also from another group, di ba? Sa circus, sa band pala. Oo, sa... Before. Yes, Family Birth Control. Family Birth Control, di ba? Yeah, 1975 yun. I was a folk singer. So, solo na ako with the guitar, yeah. So, solo ka muna bago ka nag-Family Birth. Pero wala pang recording, no? Doon lang. Yun, doon lang. Kumusta ka? Oo, yun. Talagang umano eh. Talagang bumulusok. In a way, nakatulong yun, pero hindi nga lang maganda. Sumama loob mo for a while. Mga 6 months siguro. Biniblame mo ang sarili mo. Tapos tanong ka ng tanong sa Diyos kung bakit nangyari sa'yo. After a while, maintindihan mo na lahat yun. Never ako nagplan na maging singer. Never. Wala. Not in my wildest dreams. Wala. Sumikat na maging gusto ko lang, I went back to school. Nung nasa medical school na ako, when I started my first year proper, doon naman nakita ko ni Willie Cruz. May connection. May connection kami. Oh, hindi dahil kay Hadji rin, hindi rin ako makikilala. Okay. kami, kahit pa paano may connection. Willie Cruz. Common. Nag-guest ako doon sa Fourth Metro Pop to. Doon ko nakilala si Marco. Contestant ako noon. Contestant siya noon. Talo ko noon. Contestant ka or interpreter lang? Interpreter. Interpreter, oh. Okay. Yeah, contestant. Pero siya, siya noon? Yes. Guest siya, honorary something. Oh, kasi yung winner. Yung Fourth Metro Pop, they were celebrating it. Doon sa theme ng United Nations, Decade for the Disabled Persons. Mm. Oh, para sa mga may kapansanan. So, gusto nila, may guest na singer na may kapansanan. Yes. So ako ang nakita nila. Oh. At saka hindi, may kabuluhan. At first, di ko talaga gusto kumanta na eh. Kasi nakaano pa ako noon, nakasaklay. Tapos wala akong artificial. Putol talaga yung paa ko. Yes. Baka maawa lang yung tao. Pero they forced me. Lahat. Sige na, give it a try. Yung pala, yung night na yun. Yun na yun. Doon ako madidiscover ni Willie Cruz. Things always happen for a reason. Correct. Paano ka nakapasok as a recording artist? Ang nag-apply sa Bicorp. Nasa Raon. Nag-apply ako ng cassette na nandun lahat yung banda. Ako lahat ang tumugtog sa cassette. Sabay-sabay. Sabi nung Si Adel Ardasa. Ba, pwede ito kay Rico Puno. Bicorp. Sa Raon. Pwede ito kay Rico Puno. Ganda ng story na. Ganda. Pagkatapos, hindi naman, sagot sa akin ni, Rico. Anong kanta yun? Ako si Superman. Hindi naman pala tinanggap ni Rico Puno. Nung nakabarkada ko na siya, sinabi niya sa akin, talagang hindi niya raw tinanggap yun. Bakit daw? Nayayabangan na raw sa sarili niya. Superman pa, sabi niya na. Sabi ko, kung tinanggap pa naman yun, wala ako dito. Kaya nga ako napunta rito dahil wala akong kumanta ng kanta na yun. Sabi niya, oo nga, nagsisisi ako, ba't nandiyan ka eh? Sabi niya sa akin, gano'n. Dito to, yung istorya namin. Pagkatapos, bago siya mamatay, 1 week before, meron kaming show. Sa mga doktor? Sa mga ni, doktor. Kasama si Eva, si Claire de la Puente at si... Melopala? Si Imelda Papin. Oh, tama. Tapos, pinilit niya na kantahin namin yun. Looking back, parang tontuwa siya. Sabi niya, bagay pala sa akin kanta. Oo nga, ako pa, ginawa ko para sa yun. Tapos, namatay siya after a while. Tapos, si Claire sumunod. Tapos, si Imelda Papin naman. Boy pa. Nakikita kami, si Eva, uminom ng formalin niya ito. Hindi malaglag yung mata. Pero, Eva, I love you. Sana'y sa biro namin yun. Misan, hoy, Tita Ebs, kumusta ka na? Tita Ebs. Sabi niya, hoy, nagalit sa akin, huwag mo nung Tita Ebs. Oo, pangit. Pangit yun. Ano daw niya? Ate Ebs na lang. Yun pa rin yung pangalan niya, Ebs. Ebs. Hindi pa rin yun nalata. Sa amin, umugot ka ng lakas ng loob na pumasok sa showbiz nung mapanood mo si Rico J. Alam niyo naman si Rico Puno, di ba?
si siya naman yung nag-uso ng pangit sa Pilipinas, di ba? May I mean, sa TV. Uy, but he's so charming. Pag naki, yeah. Black and white, TV namin ko, kung pwede na yung mukha ng itong tao na to, pwede na rin ako. Doon siya, doon siya na-inspire. Ang laki ng utang na lugod niya kay Rico Puno. Hindi dahil sa kanya, wala akong lakas ng loob na pumasok din talaga. Ito, nagsimula ito sa student canteen eh. Diba? Nag-champion ako sa student canteen. Nagsimula ka as a contestant sa student canteen. Kontesero talaga ako. Kontesero ka. Bakit natalo ko sa Metro Pop? It's a songwriting contest. Oh, yes. Songwriting. Interpretation. Kasi kumakanta ako, hindi ko marinig sarili ko. Wala pala akong mic. Oh. Ah, ganun? Sound. Oh. Sino nanalo nun? Ano yung hawak mo? Mic. Wala siyang sound. Wala siyang sound. Wala siyang sound. Pero sumabotahe siya. Sumabotahe. Hindi ko alam. Si... Totoo yun. Ano sa toyo? Parang as in, tinapos ko yung kanta. Nagkaroon na siya ng sound in the, sa bandang huli. Bale. O, hindi na eh. Kaming i-share sa inyo yung ano namin, yung kung paano, paano tayo na ano, supportahan natin. At hanggang ngayon, buhay pa tayo. Let's celebrate life. At hindi lang yun. Music natin, tsaka pasalamat tayo lahat, you know. Mayayaman na tayo pare-pareho. Oo, di ba? Ikaw lang yun. Buti ka pa. Hindi. Saan tayo, di ba? Sa Soler. Di ba? Mamahaling lugar yun. Pang sosyal yun. Ibig sabihin. Mayayaman ang manonood. Oo, ibig sabihin. Talagang mga fan ni Pops yung mga manonood doon. Kami sa mga bari-bariyo lang kumakapit. Pero experience ka nitong grupong ito, here and abroad, ang unang-unang nauubos na ticket, yung sa harap. Totoo yun. Pinakamahal. Oo, totoo yun. Oo. Ibig lang sabihin. Pero yung mga fans nila sa taas, nandun din. Sumarating din sila. Last minute, booking. Ito 500. Baka dumating din yung mga fans na Rico Puno, yung mga hudlong, yung mga weteng. Dating din yun. Tsaka, siyempre, Patsinoloy, paano mo nasasabi yung Patsinoloy? Yung mga naka-wheelchair, at tsaka yung mga naka-dextros. Yung mga dating yan, mga fans yung... yung fans ni Marco. Ay, si Marco. Pag dumating yung mga matrona, mahilig pa sa mga gwapo. akala ko ano eh may mga magsasabong ang ay doble sana din nanonood yung mga yon ah galit sila kay Mark ay nila ano eh marami kasing ano asosasyon na sumusuporta kay Marco ang tag doon asing pumasok siya sa politika sinuportahan siya sa Binyan puro malaking association ng mga kababaihan ang pangalan acronym ito ASIM. ASIM, A-S-I-M. Asosasyon at samahan ng mga inano ni Marco. Ang dami nun. Pwede pa mag-member. Pwede pa. Magpalista lang kayo. Grabe yung word, inano. Pero natalo ko eh. Natalo ko. Nagalit sa'yo. Kaya naman natalo ka. Nag-away-away. May kumot. Tayo lang yung mga lalaki. Alat. Ano yun? Asosasyon ng mga lalaking ayaw sa tirador. Alat. Paano mo sila namabweltahan? Matawa na lang kami. Kasi siyempre sa amin, napakaganda kasi ng pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Bakit anong sabi ng magulang mo? Sabi ng magulang ko, pag nag-uusap mo, matatanda ko kasasama. Kasi kaya pinababayaan na lang na. Alam mo, siguro kahit hindi na kayo kumanta, ganito na lang. Siguro ay, wala na siguro ginawa yung dami nito. Audience niyo. Dami na ba kataga ito interview na? Diba? 4 hours na ito. Ang daming material, hindi ba ugusto? Kapag sinahan pa namin yung mga Rincuno jokes, kasi 20 years itong pinag-uusapan natin. O kaya so, nga eh. Anyway, sir. Thank you, Santos. Thank you. Sia, si Cora, also Cora, my good friend.
and my two friends, si Cap, Ernie, and si Kaloy, for being a part of the Thank show you. And supporting us. Of course, to our co-presenters, ang MWell and Philippine Airlines. Maraming salamat po. Thank you. Sa inyong support. Naniwala sila sa ka... Ang ganun. Doon sinabi niya yung Philippine Airlines, para yung nakanaririnig ko sa... Pag may flight na, di ba? Oh. Philippine Airlines. Welcome to Philippine Airlines. Ganun. Kahawag ng boses na. Ah, yung boses ko. So, ulitin ko. Hindi, si Haji. MWell and Philippine Airlines. Oh, okay. Okay. Wala kang sinabi kay Haji. Ano ba, sayo, ba yan? Huh? Mga arrival? Para arrival, di ba? Mayroon yun eh. Ano, di ba? Mabuhay. English muna, di ba? Welcome to. Tapos tatagalogin nila eh, di ba? May Tagalog yun eh. Yes, yes. Kalalapag lang po natin sa paliparan ng San Francisco. Ang mga kutsara, tinidor, plato, tsaka kumot, hindi ho mga pasalubong yan. Mangyari iwanan lang po sa plano yan bago pa yung buwa. Mabuhay! Mabuhay! Oh, mahilig kasi mag-ano. December 1 sa Theater of Solaire. Yan. Ang aming 20th anniversary, 20 years na nagtitiisan at nagmamahalan. Hitmakers. Sa amin, malaking bagay itong show namin. 20 years eh. Oo. No. Kaya kung pwede, siyempre mas maganda kung ma-share namin at nanong kayo para masaya tayo. Yun lang. Kita-kita good tayo. Good memories yes. lang. Good memories through the songs sa aming lima. Nandito talagang, kumbaga, ang tawag nila ay soundtrack of people's lives. Yun. Yan. May experience ninyo, sing along with us, reminisce the good old days. Di ba? Yun ang mapapangako namin sa inyo talaga. Mag-enjoy tala at maalala nyo yun, the times of your lives. Maalala nyo yung inyong madidilim na kahapon. December 1 po, Theater Solaire. Magkita-kita po tayo, Hitmakers 20th Anniversary Excellence. Exceptional. At bago ko kayo pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Thank you so much to my anak-anakan Flor Santos for the food. Maraming salamat. Of course, Pandan Asian Cafe. Maraming salamat. Alvin, Dennis, and the Dennis and Roland. Ever Belena. Hello, Glow. Most View from Japan. Hello. Beauty Derm. Nutritech. Thank you so much, Josh de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eris Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Stile Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Coloretti Clothing. Studio Manila. Maraming salamat. Manila Bulletin. Thank you so much. Bobby Recantina. At sa aking bagong sponsor, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, wow. Shinagawa LASIK and Aesthetics, at maraming salamat Chef John sa The Red Meat Shawarma na hindi nakarating ngayon. Kaya hindi nyo natikman. Hindi umabot, pero next time. I owe you. Madala mo na lang sa bahay. Yes, definitely. Ako, lalayo ng mga bahay nyo. Ayan ha, Chef John. Hindi sila nakatikim ng the red meat, the red shawarma. Kamiri may sasabihin sa'yo. Yes. Maraming salamat. Thank you. Palagi mo kasi yung supportan every time. Always naman. Much. Alam niyo mga kaibigan, ang connection ko dito sa limang to, bukod sa hindi naman nagkakalayo ang aming mga edad, except for Pops, Pops ang Ray Valera, used to be my mga anak-anakan, over at Vicor at saka Octo Arts. Pops was only 15 when she started out in this business. And of course, nasubaybayan ko itong si Haji, si Nonoy, and si Marco. Madalas tayo nagkikita-kita sa Seeing Stars with Joe Carino. Diba? Take it away. Please pass the mic. Take it away. With that, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagpapasensya sa episode na to. I hope nabigyan namin kayo ng kakaibang entertainment. Sana po may natutunan kayo. Maaral. Kapupulutan ng aral. Magandang leksyon. At napatawa namin sila. But we really, I think, siguro on their behalf, talaga I had fun having you guys. Maraming salamat. And for trusting TikTok. Diba? For your time, thank you so much. Flor Santos, maraming salamat. Dream Wings, DSL Productions, maraming salamat. And of course, my original anak-anakan, Pops Fernandez. With that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa
TikTok with Aster Amoyo. Until TikTok. Then, bye for now.